sasakyan tuwing hapon dahil pauwi na po sila galing sa kanilang mga trabaho. Ayan. Sige. Yon. Hello. Bato niyo po ako bilang mayor ng Kulyan. Yes, ito nga pala yung ano, yung lumang bridge. Yeah. Kulyan born ako kaya. Ito ipapaliwanag ko sa inyo. This is the former bridge, the old bridge na dinadaanan namin noon na sobrang nakakatakot kasi halos ang bridge ay made of may bakal, says both of side, but ang dadaanan the way is mga kahoy lamang. Kaya lang, no, sa tagal ng panahon, ang kahoy ay parang nagluwagan na yung mga vault and then yung mga pako, kaya nakakatakot. Kaya ito na nagkaroon ng bagong reconstruction ng bridge, ito na siya ngayon. Hmm. Look guys, ito na siya. Oh, look. This at makikita now nyo, ito ang Kawigmalan Bridge. So, ano pong masasabi ninyo sa bagong ang ginawang tulay dito sa Kulyon? Mas malaki kaysa sa una. Kasi dati, napakaliit lang nung una. Nakakatakot talagang daanan. Pwedeng may tendency ka bumagsak, mas bababa. Mas masarap ang malaki ka mo. At may tendency rin, mamatay ka. But dito now, hindi na. Kasi, see? At kailangan lang, safe na mag-drive. Kasi, pag ikot mo sa kanto, nakakatakot dahil blind corner siya. Kaya, pag mabilis ang takbo ng bawat isa at magkasalubungan, may tendency magbabanggaan. Kaya, pag nandito kayo guys, kung makarating kayo sa Kulyon, Palawan, barangay Malaking Patag, ingat sa pag-drive. Okay? Yes. Look the side, here. Pag-ikot mo dyan. Oh, kasi ang tulay ay hindi straight. Ayan siya ah. Makikita nyo, diba? Kung ang malaking mga ayaw na lalaki, bale, may na-disgrasya na daw po dito banda, yes, sa parting ito. Dahil na pag-ikot dito, nagkagulatan dahil mabilisan ang takbo. So, yung parehong lane, nagkainan sila in between. Kaya, wala nang nangyaring parinuhan. Biglaan, pak, boom, ganun. Basag ang mukha. May napuntang puwerto, ipaayos ang mukha. Ay, baka yun yung kahapon? Matagal na daw po yun eh. 2000 ano ata? Ito lang this, last year. So, ito yung lumang tulay. Ayan, okay, kung mapapansin po natin, napaka-lalim. Kung malalaglag ka dito, hindi ka bubuhayin. But guys, there is horror in this old bridge. Ay, may historia? Ano po historia? May history. Mayroong something dito na, I don't think so. There is maligno. But kami siguro naniniwala dahil former kaming, legitimate kaming taga-Kulyon. Talagang taga rito kami. That is true. So may na rin po experience na may maligno talaga dito or something na nakakatakot? Oo, kasi may mga narinig din akong kwento na pag nasa tulay na sila, nasa gitna ng tulay na, sa lumang tulay biglang mag-i-staff yung sasakyan, motor ang gamit mo, biglang titirik yung sasakyan mo. Kahit ako mismo araw, nakaramdam ako dito na may angkas ako. So, ang ganda ng hawak ko sa manibela, pag-drive ko nang parang may tumabig sa kamay ko. No. So, tumumba kami lahat, kasama angkas ko. Tapos yung dulo ng motor ko is nasa gilid na ng tulay. Kaya, a blessing in disguise, thanks God, hindi rin kami nahulog sa baba. Di ba tayo dinadaanan yan dati? Yan. Yung sa mayroon niya. Hello? Guys, marami nga palang history ang bridge na ito. So, sinabi na meron daw mga kababalaghan na nagpaparamdam dito sa tulay na ito. May isa pa kaming tulay na pupuntahan. So, napakaraming history daw ng isang tulay na yon. Tinatawag na Lara Bridge. So, may isa umanong lugar dito sa pinuntahan namin. At sabi-sabi daw ay maraming pinatay or mga batang tinapon sa tulay na
pupuntahan natin ngayon. So, abang-abang kayo guys dahil malapit na po tayo sa tulay na yun at malalaman natin ang iba't ibang istorya or ang pangyayari sa lugar na ito. So, galing kami sa isang tulay na meron ding history na nakakatakot or may mga kababalaghan na pangyayari. So, ang tulay na yun ay dati napakaliit at sobrang nakakatakot daw. So, ngayon nag-improve na siya. So, maganda na yung tulay. Ngunit, nakakatakot pa rin dahil merong mga, merong mga disgrasya na nangyayari na hindi naman natin inaasahan. So, ang ganda ng lugar dito sa pinuntahan natin. Ano, gubit dyan? Cross sila? Oh, akala ko nag-cross sila. Aray ko, nag-cramps yung ano ko, yung braso ko. Puta. Marami pa rin kalsada na hindi natatapos. Kasi hirapan sila dito. Kasi dahil ito, matitigas sa bato yan. Ito yung pinakalapad kasi ito. Kasi ito, tinan mo yung gilid sa kabila. Wala, grabe. Marami lang naulog siya. Ito lang yung kalsada, ganito kalina. Kaya nakagdab yung side para lumaki to. Mahirap pag may tulay na sinasabi niyo po? This is the Lara Bridge. Lara Bridge. Ito po pala yun. Maliit lang siya. Pero, hindi na po kami huminto kasi naplatan kami. So, sad to say, hindi na natin ilalabas yung mga story na sinasabi. Ang liit lang ng tulay na yun, no? Mas maliit siya nung hindi pa nagawa yung ganyan. Ano po yung, nung daan na nun, parang kahoy lang din? Kahoy lang din. Tabla. Katulad din sa Karigmala na may bakal sa gilid. Dahil sa tagal ng panahon na wala yung mga bakal-bakal. Wala, nakakatakot naman. Nakakatakot din talaga ang daan. Pero, napakaliit lang na daan. Natatawa lang. Kasi nga, dahil sapa siya, ang pagitan ay may sapa sa ilalim. Kaya, kailangan ng tulay sa bakal. Grabe, ang daming dito na parang kwento-kwento ng mga sa simbahan daw meron din po na maraming mo yung yung museum dati. Opo. Doon lahat nakalagay ng wala pa, hindi pa siya museum noon. Nakalagay din lahat ng mga patawag meron mga puto na kamay. Yung mga doon po may makalipusi. May mga baby na naka-board. Tapos meron pang babae na napakatagal pa naman. Hanggang ngayon po nandyan pa rin. Wala, nililibim na yun mga ngayon. Ang iniwan na lang yung artifacts ng Colyona, yung mga, kung ano yung kwento noon, sa leprosy, sa mga pera, sa coins, gano'n. Ng daan, nag-ip. Ikot mo, may tendency malaglag ka dyan. Yeah. Ito yung mga kap-kap dyan, oh. Tulay na naman. Ano siya, highway? Metro. Pinakang magandang daan lang dun sa airport.
akin din ang tatay. Nabaldat. Nabaldat maginto. Tinanggal na. Lumipat ako. Kaya pag may nagtagaan sa baba, pagdating nila, patay na. Patay na. Kasi napakalayo. Diba? Okay. Wala yun ang rescuehan. Wala pang signal dyan. Ang hirap. TM lang or Globe. Doon naman sa binodak, pukit-text lang yung may signal. Oh. Smart. Smart lang. Dahil din sa patag sa tower. Nasagap nila.